halos magtatatalon si Cassandra Suazon dahil sa balitang natanggap. Sa kanya ibinigay ang misyon upang bantayan ang binatang si Trigger De Sera. Galing siya sa training. Dumiretso agad siya sa sariling silid upang ayusin ang mga dadalhin na gamit. Anak, sigurado ka ba sa desisyon mo na bibitawan mong posisyon sa kumpanya para maging captain? Alam mo naman na nag-iisang anak kita. At wala akong pamamanahan, hindi ba? May lungkot sa tono ng boses ng ama ni Cassandra habang nakatayo ito sa likuran ng dalaga. Ngayon kasi ang unang trabaho niya bilang isang in disguise na secretary ng sikat na CEO na si Trigger De Sera. Simula nang magkaroon ng hilig si Cassandra sa paghawak ng baril at lumutas ng mga kaso, hindi na niya nabigyan pa ng pansin ang pagpapatakbo ng kumpanya. Ibinuhos niya ang lahat ng oras upang mapunta kung nasaan man siya ngayon. Marami din siyang natutulungan ng mga tao, kaya ito na ang pinili niya. Kesa humawak ng sandamakmak na business proposal at magpatakbo ng kumpanya. Daddy, napag-usapan na natin to, hindi ba? Gusto ko ang trabaho ko. At isa pa, maayos naman ang kumpanya natin. Anak, iba pa rin kapag natututukan mo to. Para din ito sa future mo. Pamimilit pa rin ang ama niya. Daddy naman, alam mo naman na sobrang yaman na natin. Mabubuhay tayo kahit hindi na tayo magbanat ng buto sa trabaho. Isa pa, gusto mo lang ako makapag-asawa. Ani ni Cassandra sabay irap sa sariling ama. Napangiti na lamang ang ama niya dahil ang dati niyang baby ay dalaga na. Ang nag-iisang anak na naging dahilan kung bakit nagpapatuloy pa rin siya sa buhay kahit na wala na ang kapares nito. Ngunit tama ang asawa niya bago ito pumanaw noon. Darating ang araw na magkakaroon ng sariling pamilya ang nag-iisang anak. Ang tanging magagawa lamang niya bilang isang magulang ay ang sumuporta at manatili sa tabi nito. Sabihin mo anak, dahil ba ito sa binatang nakilala mo noon? Yung anak ni Uno De Sera? Yung lalaking nireject mo ang business proposal nila sa atin? Anak, alam mo ba na kilalang kilala kita? Huminto sa pagsasalansa ng damit si Cassandra sa maleta at bumaling sa kanyang ama. May parte sa kanyang nahihiya dahil kilala siya ng ama. Isa sa dahilan kung bakit niya tinanggap ito para magpakilala sa binatang yun. Unang kita pa lang niya sa binata noon, nagkaroon na siya ng kagustuhan na makilala ito. Idinaan niya ito sa pag-reject sa proposal nito, ngunit minasama niya ito. Nagalit ang binatang yun at nilait siya at narito siya upang magbalik. Ipapalamon niya sa lalaking yun ang panlalait na natanggap niya noong mga bata pa sila. Isang dekada na rin ang lumipas kaya natitiyak niya na hindi siya makikilala nito. Anak, hindi talaga ako pabor sa trabaho mo. Paano kung mapahama ka? Paano na lang ako? Heto na naman ang ama niya, kahit na 3 taon na siya sa ganitong trabaho. Ang pinakamalalang nangyari lamang kay Cassandra ay ang nangtamaan siya ng bala sa balikat. Yun ang huli at huling hahayaan niya na dadampian siya ng bala. Humugot muna siya ng malalim na hangin bago tumayo at lumapit sa ama. Daddy, promise, magiging ligtas ako, okay? Hindi ko hahayaan na mawalan ka ng magandang anak. Naramdaman ni Cassandra ang pagsukli nito ng yakap sa kanya. Ano pa bang magagawa ko? Basta, sabihan mo ko kapag ikakasal na kayo ng binatang yun. Biro pa nito na nagpahagikik sa kanilang mag-ama. Kasal agad? Hindi pa pwedeng nobyo muna? Biro niya sa ama. Sa angas mo anak, hindi ko na nga naisip kung makakapag-asawa ka pa. Kung paano ka makipaglaban at humawak ng baril, walang lalaking magtatangka sa'yo. Sabi ng ama nito sa pabiro sabay iling. Mumuso si Cassandra dahil sa sinabi ng ama, para namang sinabi na isa siyang barako. Siya, iwanan na kita at nang matapos ka na. Paalam ng ama nito at saka naglakad na paalis. Bumalik na si Cassandra sa pag-aayos ng mga gamit niya. Patungo siya sa bagong kondo na tutuluyan dahil mas malapit ito sa kumpanya ng binata. Nakatanggap pa siya ng mensahe sa kasamahan na si Katana. Humihingi na naman ito ng bakasyon sa kanya, ngunit inismeran lamang niya ito. Paglipas ng 2 oras, nagtungo na siya sa sasakyan patungo sa tamang destino. Malaki ang ngiti niya sa labi dahil ang ilang taon niyang hinintay ay may mangyayari na. Magkikita na ulit sila ng lalaking nagpatibok sa inosente niyang puso noon. Sa kalagitnaan ng pagdadrive ni Cassandra, bigla na lamang siyang napapreno dahil sa lalaking bigla na lamang sumulpot sa harapan ng sasakyan.
Gigil na gigil siyang binuksan ang bintana ng sasakyan niya at sinigawan ng lalaki. "Hoy, tanga ka ba? Para bigla na lamang mangharang na sasakyan? Paano kung nasagasaan kita?" "Shut up! Give me a ride!" Sigaw din ito pabalik kay Cassandra. Wala itong paalam at bigla na lamang sumakay sa sasakyan ni Cassandra. "Abat mister! Ikaw na nga itong nakikiride, ikaw pa itong galit? Abat ang kapal naman na mukha mo! Sa itsura pa lang ng damit mo, parang mayaman ka naman tapos..." "Shut up! I need to get away! Kailangan ko makalayo!" "Oh God! I will make them pay!" Ani nito sa pagalit na tono bago lumingon kay Cassandra. Naiwang nakanganga si Cassandra habang nakatingin sa binatang nasa loob ng sasakyan niya. Simula sa boses nito na walang pinagbago maliban sa naging malalim ito. Ang pamilyar na mukha na mas lalong naging gwapo sa paglipas ng mga taon. Nasa harapan lamang niya si Trigger De Sera, ang childhood crush niya. "Go! Anong tinutunganga mo dyan? Babae? Paandarin mo na at dalhin mo ko sa ospital." Utos nito kay Cassandra muli. "Teka, demanding ka masyado. Go! Paandarin mo na ang sasakyan." Muling hiyaw nito. "Inuutusan mo ba ako? Ikaw na nga ang nanggulo sa akin tapos..." "Oh my gosh!" Hasik ni Cassandra nang paulanan na ng bala ang sasakyan niya. Tinapakan niya ang gas at pinaharurot ito ng sobrang bilis. Gamit ang side mirror ng sasakyan, nakita ni Cassandra ang dalawang van na nakasunod sa kanya. May apat na tao din ang nagpapaputok ng baril sa sasakyan niya. "Sir! Gising! May nagawa ka bang kasalanan para gawin nila sa'yo to?" Aniya sa lalaki. Ngunit tahimik na ito at nakasandal sa sasakyan. Mas lalo siyang nataranta na makitang wala na itong malay at may tama ito sa kanang braso. Wala nang nagawa si Cassandra kundi kunin ang baril niya sa compartment ng sasakyan. Nagpaputok rin siya sa mga ito. Hirap na hirap siya lalo na't siya din ang nagmamaneho. "Kung minamalas nga naman, kung kailan yung unang meet-up natin sa ganitong sitwasyon pa?" Reklamo ni Cassandra bago hinugot ang cellphone. I-denial niya ang numero ni Katana na mabilis naman itong sinagot. "Huy, kailangan ko ng backup. Kasama ko ngayon ang kapatid mo. May tama siya ng baril at sinusundan kami ngayon ng dalawang itim na van. Narito kami sa..." Pinatay ng malditang si Katana ang linya ng tawag. Paulit-ulit na nagmura si Cassandra sa isipan dahil sa ginawa nito. Minabuti na lamang niyang magmaneho at iligaw ang mga ito, ngunit sadyang matinik sila. Iniisip niya pa si Trigger na baka maubusan ito ng dugo. Wala na siyang choice kundi harapin ang mga ito. Inapakan niya ang brake ng sasakyan, kaya nauna sa kanya ang mga sasakyang humahabol sa kanila. Sa kanya inilabas ang uluhan at inasinta ang gulong ng dalawang van. Sapul ang mga ito at nagpagewang-gewang. Sumalpok pa ang mga ito sa puno at sumabog. Nakahinga ng malalim si Cassandra na makitang hindi na nakasunod ang mga ito. Dahil sa dala ng mainit na sikat ng araw na dumadampi sa mukha ni Cassandra, nagising siya at saka kinusot ang mga mata. Madaling araw na rin na makahanap siya ng malapit na ospital kung saan niya dinala si Trigger. Dahil sa pagod niya kaya siya nakatulog. Na-alerto pa siya na makitang wala nang nakahiga sa hospital bed kung saan na mahinga ang binata. "Ness, nakita niyo ba yung pasyente rito? Matangkad na lalaki tapos gwapo at may tama siya dito sa balikat." Aniya sa nurse na nadaanan. "Naku, itabang pogi na lalaki." Sagot ng nurse na nagpakunot sa magandang kilay ni Cassandra. Hindi niya naiintindihan ang sinabi ng nurse. "Pardon miss, hindi ako nakakaintindi ng Kapampangan." Magalang naman niyang sabi. Kasalukuyang nasa Pampanga si Cassandra patungong Makati dahil dito nakadestino ang sunod na trabaho. Isa sa mga paborito niyang probinsya, kaya isa ding palaisipan kung anong ginagawa ni Trigger sa lugar na ito at sino ang mga taong gusto siyang patayin. "Pasensya na, ang sabi ko yung gwapong lalaki." "Oo, nakita ko siyang lumabas ng ospital. Hindi pa nga dapat umuwi yun kaso mapilit." Ani ng nurse. "Ah, sige po, maraming salamat." Paalam niya at saka lumabas ng ospital. Naroon pa rin ang sasakyan niya at hindi naman nawala ang mga gamit niya. Muli niyang kinuha ang cellphone at ilang missed call ang naroon. Hindi na muna niya ito inisip at nagsimula na siyang bumiyahe pabalik ng Manila. 4 oras bago nakarating si Cassandra sa headquarters nila. Dito na siya nagtungo dahil may isang tao siyang gustong ratratin.
Pagpasok pa lang niya sa loob, naabutan niya si Katana na nakaupo sa sofa at nanonood ng Peppa Pig. Bigla na lamang nandilim ang paningin ni Cassandra. Ang maliit na vase na nasa tabi ng pintuan ay mabilis niya itong kinuha at ibinato kay Katana. Sa bilis ng senses ng babae, nailagan niya ito. Tumama ang vase sa lapag kaya nagkalat ang bawat piraso nito sa lapag. Seriously, Cassandra? Anong problema mo? Hiyaw ni Katana. Problema ko? Kinakailangan ko ng tulong dahil ang magaling mong kapatid ay nasa kapahamakan. Pero pinatayan mo ako ng linya. Halos bumuga ng apoy si Cassandra dahil sa ines sa isa niyang miyembro sa grupo. Aminado siyang pasawayang babaeng ito at palaging sakit ng ulo. Ngunit hindi niya akalain na aabot sa puntong pababayaan itong kapatid niya. Hayaan mo siya dahil walang masamang damo ang madaling mamatay. Ani ni Katana na pinagkibit balikat pa niya. Naitampal ni Cassandra ang sariling palad sa noo dahil sa katigasan ng ulo ni Katana. Maliban sa babaeng ito na nagpapainit ng ulo niya. Isa pa ang trigger na yon dahil iniwan siya ng walang paalam. Pagkatapos niya itong iligtas sa mga gusto itong patayin. Bakit ka nga pala andito? Di ba sa susunod na buwan pa ang luwas mo dito sa Manila? Don't tell me tinanggap mo ang bagong misyon. May pagdududang tanong ni Katana sa dalaga. Hindi maiwasan ni Cassandra ang tila punyal na tumama sa kanya dahil sa talim ng titig nito. Bakit ba? Isa sa misyon ko to, kaya dapat lang natanggapin ko. Sagot naman ni Cassandra at saka na siya naglakad patungo sa opisina niya. Don't tell me ulit na hindi mo pa rin talaga nakalimutan si Trigger. Seriously, Cassandra? May girlfriend ang unggoy na yun. Sinundan pa siya ni Katana sa opisina na pinamaywangan. Hindi na itago ni Cassandra ang pagkabigla sa sinabi nito. Hindi niya ugaling ilihim sa kaibigan ang tungkol sa nakaraan nila ni Trigger. Nasabi niya ito sa dalaga, kaya alam nito ang pinaplano niya. Ngunit hindi niya alam ang tungkol sa nobya ng lalaki, dahil ang mga impormasyon na nakalap niya ay wala itong nobya. Andito ako para sa trabaho, Katana. Hindi para sa iniisip mo. Pagtanggi niya at kunwaring nagbasa ng report na nasa ibabaw ng mesa. I am just giving you a warning na hindi gusto ng isang yun ang trabaho natin. Alam niya ng kahit na anong may connect sa ganitong trabaho. Tapos captain ka pa, tsak na pag-iinitan ka nun. Kung meron man siyang kaaway na gustong pumatay sa kanya, hayaan mong mga bodyguard niya. Mahabang litanya nito na nagpatahimik kay Cassandra. Alam niya ang tungkol sa bagay na yun. Ayaw ng binata sa ganitong trabaho. Dahil siguro yun sa naging trauma nito sa unang babaeng minahal. Isa itong lieutenant kung saan hindi nagawa pang iligtas ang buhay habang ang buhay ng ibang tao ay nailigtas niya. I know. Andito talaga ako para sa misyon ko. Isa pa, hindi ko naman mapapayagan na nasa kapahamakan ng buhay ng isang tao. Seryosong sabi niya. Sandali pa siyang tinitigan ni Katana bago siya nito iniwan. Laglag ang magkabilang balikat niya nang maalala ang tungkol sa bagay na yon. Nawala sa isip niya na kinamumuhian ng lalaki ang mga tulad niya, ang mga trabaho nila na mga kapatid at ina nito. Ngunit andito siya para masigurong ligtas ito. Yun lamang. Kinabukasan, alas 7 pa lang ng umaga. Agad nang tumungo si Cassandra sa kumpanya na papasukan niya. Suot niya ang isang itim na pencil skirt at shirt na tinernuhan niya ng itim na cardigan. Pusod at walang nakatikwas na buhok at makapal na suot na salamin. Ito ang disguise niya upang maitago sa lalaki kung sino nga ba siya. Meron lamang siyang 2 buwan upang matapos ang misyon niya. Sa bukana pa lang ng malaking kumpanya, sumalubong na sa kanya ang sandamakmak na security guard. Excuse me, may ID ka ba para sa loob? Mga empleyado lang kasi ang pupwedeng pumasok. Kung employer ka naman, kailangan namin ng gate pass mo. Sabi ng matandang security. Inilabas ni Cassandra ang peking employee ID niya. Handa siya sa ganitong bagay dahil hindi rin naman tanga ang babantayan niya. Sige po ma'am, makakapasok ka na. Sabi nito kaya nagtungo na si Cassandra sa loob. Kaliwat kanan ang tingin ng mga empleyado na babae. Ang ilan sa kanila ay friendly, ngunit hindi mawawala ang nangmamata. Umakyat siya sa pinakatuktok ng kumpanya kung nasa ng opisina nito. Pagtapak pa lang niya rito, sumalubong na sa kanyang lalaki na may kalampungan na ibang babae. Who the hell are you? Hiyaw ng babae kay Cassandra. Maski si Trigger ay blanco ang tingin sa kanya, tila kinikilata siya na mabuti.
Babe, sino ba yung babaeng yan? Hindi ba siya marunong kumatok? Iniistorbo niya tayo. Maarteng sumbong pa nito sa binata. Gustong umirap sa kawalan ni Cassandra, ngunit hindi niya magawa. Dahil isa siyang simple, damsel in distress at talunan na sekretarya. Ngunit ngayon pa lang, parang magsasabol na siya ng hitad. Shut up, Amanda! What the heck? Hindi Amanda ang pangalan ko! Reklamo pa nito at tumayo na mula sa pagkakakandong sa lalaki. Can you please shut up, Lauren? Hindi Lauren ang pangalan ko! I can't believe this! Totoo pala talaga ang babaero ka! I hate you! Dagdag pa ng hitad at nagmarcha paalis ng opisina. Galak na galak pa si Cassandra habang pinapanood ang papaalis na figura ng dalaga. Nagbalik lamang siya sa wisyo nang marinig niyang pagtikhim ng binata. Who are you? Wala akong maalala na nag-hire ako ng secretary. Sabi ni Trigger sa malamig na boses. Si Mr. Uno pong nag-hire sa akin, sir. Magalang na sagot ni Cassandra sa lalaki. Gusto niyang palakpakan ang sarili dahil nagawa niyang maging mahinhin at magalang sa harapan nito. Really? Ramdam ni Cassandra na para bang may kakaiba sa tono nito, kaya nag-angat siya ng tingin. Nagtagpo ang mga mata nila at seryosong kinikilates ang mukha niya. Kinakabahan si Cassandra dahil baka nakilala siya nito nang gabing iniligtas niya ito. Ngunit nawala ng malay ang lalaki at hindi nakita ang ginawa niya, kaya hindi dapat siya kabahan. Do we know each other, miss? Parang pamilyar ka sa akin. You actually look really familiar. At alam kong nakita ko na ang pangit na mukhang yan. Manghang nitong sabi na nagpakirot sa sintido ni Cassandra. Ang kapal na mukha ng isang towa. Baka gusto niyang bigyan ko siya ng malakas na uppercut nang gumising siya sa katotohanan na naggago siya. Sabi niya sa isipan, ngunit nakapaskil naman ang peke ngiti. Sir, ito po ang unang beses na nakilala kita. It's actually sounds suspicious. Parang kilala talaga kita. Pamimilit pa nito. Hindi talaga, sir. Hindi kita kilala at wala akong balak na kilalanin ka. Narito ako para trabaho, hindi para kilalanin ka. Gumuhit man ang gulat sa mata ni Trigger. Napalitan naman yun ng ngisi at amused. Tinapik-tapik pa nito ang daliri sa ibabaw ng mesa kaya lumikha ito ng ingay. Parang nakatingin ngayon si Cassandra sa isang modelo na nagpapanggap na bilyonaryo. Ano bang kaya mong gawin, miss? Kaya mo bang gumawa ng reports, mag-check ng mga business proposals kapag wala ako? Look, I don't need an idiot secretary na simpleng copy-paste hindi alam. Tagos sa butong sabi nito kay Cassandra na mas lalong nagpasakit sa ulo nito. Nagngit-ngit siya sa inis sa lalaking nasa harapan niya at gusto na niya itong bangasan. Ngunit bawal, narito siya para sa isang mesyon. Huminga muna siya ng malalim bago ibinalik ang tingin sa binata. Kung sabihin ko kaya sa iyong ako nag-reject ng proposal mo dahil kulang ng period, paano kung sabihin ko sa iyo na natalo ka sa akin sa proposals na yun? Siguradong tanggal ang angas mo. Gusto niyang isigaw ang mga ito sa lalaki, ngunit hindi niya kaya. I am graduated as cum laude sa Ateneo de Manila. Nakapagtapos ako ng management, so basic na po sa akin ang ganong trabaho. Kung gusto mo, palitan na rin kita sa trabaho mo. Aniya, ngunit mahina na ang huling linya kaya di na ito umabot sa pandinig niya. Really? Sige nga, gawin mo nga ang mga report na to. Gusto ko, matapos mo yan bukas ng umaga. Got it? Ani ni Trigger sabay duro sa gabundok na folder sa ibabaw ng mesa nito. Tumayo pa ito at inayos ang suot na business suit. Sandali pang napatingin si Cassandra sa braso nitong tinamaan ng bala. Nag-aalala siya dahil alam niya na sariwa pa rin yun. Anyway, it's nice to meet you, Cassandra. Dagdag pa nito bago tuluyang iniwan si Cassandra sa loob ng opisina. Naiwang tulala si Cassandra at iniisip kung tama ba ang pagkakadinig niya. Alam ng lalaki ang pangalan niya. Pero paano? May alam kaya ito sa tunay niyang katauhan? Natapos ni Cassandra ang eksaktong madaling oo, madaling araw dahil kailangan niyang mag-overtime ng malala. Ang gabundok na folder ng mga report ng sales ang tinapos niya. Hindi niya akalain na masusubok ang galing niya sa pagpapatakbo ng kumpanya ulit. Ngunit paano niya sasabihin sa boss niya na halos 2 milyon ang nawawala na pera ng kumpanya? Hindi man yun ganun kalaki, pero malaking halaga pa rin yun para sa mga ordinaryong tao. Nagunat muna si Cassandra bago siya pumunta sa may coffee machine upang magtempla ng kape nang makapansin siya ng 2 anino.
Bigla siyang naalerto na makitang patungo sa opisina ng boss niya ang dalawang anino na yun. Sure ka bang wala na si boss? Baka makita niya tayo dito. Dinig ni Cassandra sa usapan ng dalawa. Umalis na ang boring na yun. Besides, hindi naman niya malalaman na may ginagawa tayong kalukuhan dito sa mismong opisina niya. Kailan kaya natin siya mapapabagsak? Hindi ko talaga siya mahututan ng pera. Napakukuripot ng bilyonaryong yun. Maarteng reklamo ng babaeng kausap nito. Sinilip ni Cassandra ang dalawa at bumulaga sa kanya ang kaninang babaeng nakakandong kay Trigger. Kasama nito ang lalaking hindi kilala ni Cassandra. Ngunit base sa suot nitong uniforme ay nagtatrabaho dito ang lalaki. Nakakairita talaga kapag tinatanggihin niya akong bilhan ng mga gusto kong bag. Mabuti ka pa, babe. Kahit na magnakaw ka pa sa kumpanya na to ay gagawin mo para suportahan lang ako. Ani pa nito. Naningkit ang mata ni Cassandra dahil sa natuklasan. Kung ganun, itong dalawa pa lang kumuha ng nawawalang pera. Nanatili si Cassandra sa likod ng pader upang pakinggan ang mga pag-uusapan ng dalawa. Pero mas nagulat pa siya nang maramdaman ang kakaibang presensya sa likuran niya. Dala ng pagiging alerto ng katawan niya. Sinubukan niyang sikuin ito ngunit mabilis na nagsangga ng kung sinong tao. Pigil na pigil niya ang boses nang iikot ng lalaki ang braso niya. Saka siya ito isinandal sa pader kaya bahagyang nasaktan ang gilid ng mukha niya. Keep quiet. Unless gusto mong malaman nila nandito tayo. Mahinang bulong ng pamilyar na boses. Boss, anong ginagawa mo rito? Bakit ka ba nang babani ng braso? Reklamo ni Cassandra matapos ang bitawan. Kamunti ka nang mabali ang braso niya dahil sa ginawa nito. Hindi na siya magtataka sana pero napakagaling ng taong ito. Pigilan ang bawat atake niya. You attack me first, gigil pa nito. Paano kita hindi aatakihin? Nakakagulat ka. Pwede mo naman kasi akong tawagin sa pangalan ko. Suplada pang sabi ni Cassandra at saka niya ito inirapan. Yan na lamang ang sinagot ng binatang nasa harapan niya. Aalis na sana ito nang marinig nilang palabas ang dalawang tao sa loob ng opisina. Sa taranta nilang dalawa ni Trigger, naghilahan sila patago sa ilalim ng mesa. Nakahiga si Cassandra habang nasa ibabaw niya si Trigger. Nagsisiksikan sila sa ilalim ng mesa. Basta, baby ah, gusto ko ng bagong bag. Tsaka kailangan ko ng down payment para sa sasakyan na gusto ko. Pabebe na sabi nito. Oo naman, baby. Akala nila Trigger at Cassandra ay umalis na ang dalawa. Nagulat silang dalawa nang maglagit-git sa mesa kung nasan sila. Sumunod ang mga malalakas na ungol. Gulat na gulat na nagtinginan ng dalawa dahil na rin sa pwesto nila. Shh! Mahina pero gigil na sabi ni Trigger. Umiwas na lamang ng tingin si Cassandra dahil pakiramdam niya ay namumula ang magkabilang pisngi niya. Tumagal ng 3 minuto bago nila narinig ang mahabang ungol ng lalaki. Napatanga pa si Cassandra na makita ang ngisi sa labi ni Trigger. Weak! Sabi pa nito na parang may nakakatawa sa sitwasyon nila. Anong weak? Pinagsasabi mo dyan? Hasik ni Cassandra pero sa halos na pabulong na sila lamang ang nakakarinig. They finish it for 3 minutes? What a week. Ulit pa nito. Ay wow! Ang yabang mo, boss. Bakit? Gano'n ka ba katagal? Hindi napigilan ni Cassandra ang paglabas ng salitang yun sa bibig niya. I mean, sir, gano'n ba tayo katagal sa ganitong posisyon? Nangangawit na kasi ako. Kundi lamang madilim ang buong lugar. Shock na makikita ng lalaki kung gaano kapula ang pisngi niya. Nagpapasalamat siya na hindi masyadong maliwanag dahil tanging ang buwan sa malaking bintana ang nagbibigay liwanag. You're curious, Miss Wazon. Wanna try? Landi pa nito na mas lalong nagpaluwa sa mga mata niya. Close your mouth and stop tempting me. Ani pa nito na nagpabalik sa wisyo ni Cassandra. Tumagal pa sila sa ganoong posisyon bago nila naramdaman ang papaalis na dalawa. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Cassandra dahil lumayo na sa kanya si Trigger. Sir, ano palang ginagawa mo rito? Hindi ba kanina ka pa umalis? Tanong niya sa lalaki nang pumasok ito sa opisina nito. I need something here na hindi ko pwedeng ipagbukas. Simpleng sagot naman ito. Ano naman po yun? Here. Well! Hiyaw nito nang mabasag ang vase na nasa tabi nito. Yumuko ka, dali! Yuko! Malakas naman na sigaw ni Cassandra na makita ang pulang ilaw gamit sa baril ng sniper. Oo,
Sniper ang pulang mga ilaw na yun, na ngayon ay naglalakbay sa buong opisina kung nasaan sila. Hindi nakasara mga kurtina, kaya ang tanging ligtas na lamang ay ang pwesto ng binata. Bakit ka ba nila gustong patayin? Ano bang kasalanan mo sa kanila? What do you mean? Naroon ang malamig na tono nito na para bang may nahalata. So tama nga ako. You are that woman na nagmamaneho ng sinakyan ko? Oo, ako nga. Hindi na itinanggi ni Cassandra ang totoo dahil wala na rin naman siyang ligtas. Did you plan this, ang maging sekretarya ko? Are you a secret agent, Miss Wazon? Sunod-sunod nitong tanong. Gustong aminin ni Cassandra ang totoo ngunit nahabag ang buntot niya na makita ang malalamig nitong mata. Ayaw niyang magsinungaling ngunit gusto niyang manatili sa tabi nito. Pikit mata siyang umiling. Then paano mo ako nailigtas ng gabing yun? Pinaimbestiga ko ang nangyari sa gabing yun at ang sabi sumabog ang mga sinasakyan nila. Tanong na naman ito kay Cassandra. Kung saan nasa bingit ng kamatayan ang buhay nila, ganun pa rin ang pulang ilaw, naglalakbay pa rin ito sa buong opisina. Naging iba na din ang pwesto nito na parabang nagpalit ng pwesto ang sniper. Iniligtas tayo ng mga pulis. Si Katana de Sera ang nagligtas sa atin. Pagsisinungaling niya. I'm sorry. Nakonsensya niyang sambit sa isipan. Can I ask you one more time, miss? Muling sabi ni Trigger. Are you that chubby and a peasant girl 10 years ago? Ang nag-reject sa proposals ko dahil lamang sa nakalimutang tuldok? Paano mo nalaman? Hindi makapaniwala ang tanong pabalik ni Cassandra. Dinadama ang matinding takot sa puso niya. Natutupan niya ang sariling bibig dahil sa naibulalas. I have my ways. At akala mo ba hindi kita makikilala? So here's my last question. What are you doing here? Working as my secretary, kung halos pantay lang naman ang yaman ng pamilya ko at ng sayo. Napalunok si Cassandra dahil sa makalaglag na pusong tanong na yon. Hindi niya alam ang isasagot dahil maski siya ay hindi alam ang dapat na isagot. Hindi siya nakapagsalita agad. Napayuko siya at naghihintay na mabago ang usapan. Don't tell me you like me. Bulalas pa nito na mas lalong nagpaubo sa dalaga. So, you like me? Manahimik ka nga dyan. Namumulang sita niya sa binata. Why? Come on, umamin ka na. Mamamatay din naman tayo. Dagdag pa nito. Hindi na talaga nakaimik si Cassandra habang si Trigger ay nakaupo at nakasandal sa pader. Nakaguhit sa mukha nito ang matinding ngisi. Tila pinaglalaruan siya. First day niya sa trabaho tapos ganito na agad ang nangyari sa kanya. Ngunit nagawa pa rin ni Cassandra hanapin kung nasaan ang sniper. Nasa kabilang building ito. Gamit ang sinag ng buwan, nakita ng mga mata ni Cassandra ang babae. Babae ang sniper. Bumalik din sa lalaki ang mga tingin niya. Bakit nagagawa mo pangisian ako kung nasa bingit na nga tayo ng kapahamakan? Kailangan nating makaalis dito at makapagsumbong sa mga pulis. Gusto ko lang malaman kung bakit narito ang isang Cassandra Swazon. Saka na natin pag-usapan yan. Ang mahalaga, makaalis tayo dito at malaman kung sino ang sniper na gustong pumatay sa'yo. Answer me first at saka kita ilalabas ng buhay rito. Seryoso pa nitong sabi. Sa ganitong paraan ba mangyayari ang confession niya? Gusto sana niya ay sa romantic na lugar, hindi sa ganito. Nauubos na ang oras natin, Cassandra. Answer me and I will give you an answer after we escape this hellish office. Natatalong yumuko si Cassandra. Hinawakan pa niya ang pangingirot ng sintido bago muling ibinalik ang tingin kay Trigger. Fine, I like you. Pag-amin niya. Lumawak ang ngiti sa labi ni Trigger bago ito tumayo at tumakbo patungo sa kanya. Narinig nila ang pagkabagsak ng mga salamin at ang butas sa sahig dahil sa bala. Iniwasan lahat ito ni Trigger ng walang kahirap-hirap. Napanganga at natulala si Cassandra nang tuluyan itong makalapit sa kanya. Huwag mong bawiin ang sinabi mo sa akin, babe. Ikaw ang lumapit sa akin. Hindi ko na pala kailangang gumawa ng aksyon para makuha ka. Let's go kapag nakalabas tayo rito. I will freaking court you. Isang buwan na nang mangyari ang insidenteng yun at hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isipan ni Cassandra ang nangyari. Ang ikinababanas lamang niya ay daig pa ang palaging nakaregla ang binata. Hindi lamang yun dahil kasintahan na niya si Trigger. Nandigaw ito sa kanya ng isang buwan. Oo, nakakatanga man isipin, pero grabing effort nito kaya nahulog din pala ang loob niya.
Nagdadadabog sa pumasok sa headquarters at usual, wala ang apat na itlog. Busy talaga yung kapatid mo, Katana. Isa na lang talaga, papaulanan ko na yan ng bala. As if naman kaya mo. Isang salita nga lang niya, tiklop ka na. Panunuya pa ni Katana sa dalaga. Huwag mo kong umpisahan, Desera. Wala akong mood pa na makipagbiruan sa'yo. Tatamaan ka sa akin. Pagbabanta naman ni Cassandra sa babae. Nagtaas ng dalawang kamay si Katana bilang pagsuko. Pinanatili lamang niya ang mga mata sa harapan ng screen. So, ano naman ang sabi ni Trigger? Pupuntahan ka kaya nun? Alam mo ba na walang kasweet-sweet sa katawan yun? Sabi ni Katana na busy sa pagkain ng ice cream. Hindi na muna siya pumasok sa trabaho dahil nababa na siya sa lalaki. Nag-away kasi sila sa isang presentation sa kumpanya nito at mas kinakampihan nito ang traidor na lalaking nagnakaw ng 2 milyon. Idagdag pa na hindi niya pinapalayas ang bruhang babae na makatinghigad na yun sa opisina nito. Kapatid mong lumapit sa akin, ang landigaw, tapos ganun lang? Reklamo pa niya. Don't judge him, may pinaplano ang kapatid ko. Hindi lang talaga siya mahilig mamahiya ng tao. Bulalas ni Katana. Alam mo, nanlaki pa ang mga mata ni Cassandra. Na ano? Na nagnanakaw ng pera ang empleyado niya at gusto siyang perahan ng babaeng nagngangalang Maureen or Lauren. Parang wala nga lang ding sabi nito. Paano? Walang makakaligtas sa mga Desera, Captain. Share ko lang. Anya. Hindi showy si Trigger, Captain. Hindi siya ang tipo na nagpapakita ng kahinaan sa tao. Hindi pa nga namin nakitang umiyak yun kahit nung namatay ang girlfriend niya sa isang mesyon. Dagdag pa nito. Anong ibig mong sabihin? Namatay ang babaeng pinakamamahal niya sa isang mesyon. Kaya nagbago ng ganyan si Trigger. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka naman niyang buguluhin kung di ka naman gusto. Hindi alam ni Cassandra kung dapat ba siyang matuwa sa huling sinabi ng kaibigan. Mukhang malaking trauma ang naibigay ng insidenteng yun kay Trigger. Kinuha ni Cassandra ang bagong lapag na folder. Ito marahil ang report ni Viero ngayong araw. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lalaki na gwapo at may 2 pares na asul na mata. Ito ang unang suspect sa pagpapapatay kay Trigger. Kilala mo bang lalaking to, Katana? Seryosong tanong niya. Kinuha naman ni Katana ang hawak niyang folder at ganoon na lamang ang pagtataka sa mga mata nito nang makilala ang nasa litrato. Siya ang dating ex-boyfriend ni Francesca. Ano namang kagaguhan to? Hanggang ngayon ba, si Trigger pa rin ang sinisisi niya sa pagkamatay ng 2-timer na babaeng yun? Kung siya ang gustong pumatay sa kapatid ko, uunahan ko na siya. Matigas na sambit ni Katana at sa kanya nalamukos ang hawak na papel. Kung ganun, ay Francesca pala ang pangalan ng babae na yon. Sabi niya sa sarili. Gigilitan ko talaga ng liig yan. Calm down. Suway niya sa babae dahil nanggagalaiti ito sa galit. Matapos niyang mapakalma si Katana, muling bumalik din si Cassandra sa kumpanya ni Trigger. Sa bukana pa lang ng pintuan, sumalubong na ito ng mahigpit na yakap. May kaunting gulat si Cassandra dahil hindi niya inaasahan ito. Ikaw ba naman ang yakapin ng isang Trigger, Desera? God, I thought hindi ka na babalik. Bulong ni Trigger. Anong ibig mong sabihin na hindi na ako babalik? Okay ka lang ba? May nangyari ba habang wala ako? Sunod-sunod namang tanong ni Cassandra na makita ang mga bote ng alak sa ibabaw ng mesa nito. Uminom ka? Pero bakit? Muling tanong ni Cassandra at bahagyang kumala sa pagkakayakap ng binata upang makita ang mukha nito. Puno ng sakit at pangungulila ang mga mata nito na nakatingin sa ibang direksyon. Bakas pa ang munting luha sa gilid ng mga mata niya. Umiyak ka ba? Of course not. Mabilis pang tanggi nito. Mas lalong lumawak ang pagkakangiti ni Cassandra dahil sa nakikita sa binata. We, bakit namumula yung gilid ng mata mo? Akala mo ba iniwan na kita? Bakit ko naman gagawin yun? I'm sorry. Sabi nang hindi ako umiyak. Bakit ka nakasigaw? Ikaw kasi. Sabi nang hindi ako umiiyak. I'm okay. Pamimilit pa rin ito. Bakit pang init ng ulo mo? Taas kilay na tanong ni Cassandra. Don't you dare leave me here. Subukan mo lang. At ano? Tinaasan lamang siya ng kilay ni Cassandra at pangiting-ngiti pa ito sa binata. Napahilamos na lamang ng sariling mukha si Trigger bago nito kinabig ang ulo ng dalaga at siniil ito ng halik.
Sumabay ang bawat hagod ng mga labi nila sa isa't isa. Ang mga labi ng dalaga ay walang kasing tamis na humahagod sa mga labi niya. Tumigil lamang sila sa halikan nang halos kapusin na sila ng hininga. Fine, natatakot ako na baka pati ikaw mawala sa akin. Kung may problema man tayo, please talk to me first bago ka umalis na lang bigla. I cherish you, Cassandra. I love you. I know this is fast but I really love you this time. Maramdaming sambit ni Trigger sa dalaga. Hindi napigilan ni Cassandra ang pagpatak ng mga luha niya nang marinig yon sa binata. Hindi niya inaasahan dahil nagsimula lamang sila sa insidenteng yun. Seryoso ba yan? Baka naman bawiin mo. Hagulgol ni Cassandra. I meant it. We, ini-etsos mo lang ako eh. Lasing ka lang kaya nasasabi mo yan. Hindi ba mga lasing ang pinaka-honest sa lahat? Balik tanong ni Trigger. Hindi ko alam. Niyakap siya ng mahigpit ng binata at ikinulong ito sa sobrang higpit sa mga braso niya. Paulit-ulit siya nitong hinagkan sa uluhan at pinapatahan. Mahal mo ba talaga ako? Wala nang bawian? Dahil sasakalin kita kapag ginawa mo yan. Napahagikik si Trigger dahil sa kakwitan ng babae. Hindi rin niya alam kung saan nagsimula, ngunit nang makita niya ito sa loob ng opisina niya ng araw na yun, bigla na lamang nagkaroon ng kulay ang buhay niya. Pakiramdam niya ay matagal na niya itong kilala at hindi nga siya nagkakamali, dahil ito nga ang lukalukang babaeng nag-reject ng proposal niya nung bata pa sila. Matapos ang ilang taon, hindi lamang yun ang unang beses, dahil palagi niya ito nakikita sa hindi inaasahang mga pagkakataon. Sinubukan niya itong lapitan, ngunit sa tuwing nagkakaroon siya ng lakas ng loob, ay bigla itong nawawala sa paningin niya. Ngunit ngayon, iba na, dahil ang babae ay nasa mga bisig na niya. Hindi niya hahayaan na mawala ito sa kanya, kahit gustuhin man itong makawala. Aayusin niya ang lahat, pati na ang tungkol sa dating nobya na hindi pa rin siya pinapatahimik hanggang ngayon. Lumipas ang isang linggo at naging mas masaya si Cassandra at Trigger kahit paminsan-minsan ay nagkakaroon pa rin sila ng mga tampuhan. Sandali ding tumaka si Cassandra dahil pinapatawag siya ng general upang pag-usapan ang tungkol sa bago niyang misyon. Anong gusto mong gawin ko? Iwanan si Mr. De Sera at bantayan ang florist na yan? Boss naman, hindi ba pwedeng si Katana na lang? Reklamo ni Cassandra sa general. Ikaw ang pinakamagandang candidate sa misyong to, Cassandra. Mainitin at vulnerable si Katana para rito. Isa pa, papabor sa iyo ang misyon na to dahil ang lalaking yan ang kailangan mong imbestigahan, pati ang babae. Namutla si Cassandra sa nakita dahil ang nasa litrato ay ang babaeng sumira sa buhay ni Trigger. Buhay na buhay ito sa litrato at masayang nakangiti sa kasamang lalaki nito. Siya si Agent Francesca. Hindi siya totoong namatay sa aksidente 6 na taon na nakalipas. Ngayon, nagbabalik siya pero hindi bilang kakampi, kundi kaaway. Siya ang reyna ng pagbibenta ng ilegal na armas na ibinibenta sa mga sindikato. Isama na ang ilang bilyong droga at human trafficking. Mahabang paliwanag ng general kay Cassandra. Nakaramdam si Cassandra ng takot sa isiping buhay pa ang babae. Nanginig ang mga kamay niya at ramdam niya ang pagkalat ng takot sa loob niya sa isiping magkikita sila ni Trigger. Ipinalabas lang na namatay siya upang pagtakpan ang pagiging traidor niya sa grupo. Madaming mga inosenteng tao ang namatay dahil sa kasakiman niya. Captain Cassandra, may tiwala kami sa iyo na mahuhuli mong babaeng yan para matapos na rin ang gulong inumpisahan nila. Susubukan ko, General. May alangan pa rin si Cassandra. Huwag mong subukan. This is an order at kailangan mong sundin. Laglag balikat si Cassandra nang makalabas ng opisina ng General. Hindi mawala sa isip niya ang mga impormasyon na yun. Hindi nakatulong lalo sa problema niya at nang makita ang caller sa phone niya. Love? Pinasaya pa niya ang boses upang hindi maginala ang nobyo. Where are you? Are you okay? May nangyari ba? Puntahan kita, sabi ni Trigger sa kabilang linya. Lalong bumigat ang loob ni Cassandra dahil paano ba niya papakawalan ang lalaking ito? Paano sa makakasiguro na siyang pipiliin ito? I'm okay, love. Pagod lang ako. You're not okay. Tell me, nasaan ka? Pupuntahan kita. Pumimilit pa nito kay Cassandra. I miss you.
Tell me now kung nasan ka. Narinig pa ni Cassandra ang mga ingay sa kabilang linya na parabang nagmamadali itong maglakad base sa paghingal din sa boses. Love, can I ask you something? Hindi kaya ni Cassandra ang tanungin nito sa harapan dahil mamaya lamang ay gagawin na nito ang misyon. Gusto niyang malaman ang totoo ngayon upang hindi na masyadong masakit kapag naroon na ang pagkakataong hindi siya pipiliin ito. What if buhay pa ang ex-girlfriend mo? Sinong pipiliin mo? Nanahimik ang kabilang linya at hindi nakasagot si Trigger. Napangiti ng mapait si Cassandra dahil kahit hindi aminin ang binata, alam na niya ang sagot. It's okay, love. Saka nito pinatay ang linya ng tawag. Sa kabilang dako naman ay si Trigger ay nagmamadali palabas ng condo upang puntahan ang babae. Ngunit bigla na lamang siyang napahinto sa paglalakad nang tanungin siya ng dalaga. Hindi siya agad nakasagot dahil hindi niya napaghandaan ang isasagot rito. It's been almost months na hindi naparamdam si Cassandra sa binata. Namumutok sa galit ngayon si Trigger at halos ipasugod na niya ang buong Pilipinas, mahanap lamang kung saan ang nobya. Isa pa sa nagpainit sa ulo niya ay nang malaman niyang isang captain at agent ang dalaga. Inaasahan na niya ito ngunit hindi niya akalain na nasa mataas na ranggong dalaga. Ano, nahanap niyo na ba kung nasan si Cassandra? It's been almost a month pero wala pa ring lead kung nasan natin siya pwedeng makita. Hiyaw ni Trigger sa kapatid na si Katana na prenteng nakaupo sa sofa nito sa living room. Andito din ang kanyang nanay at ang kanyang kuya na si Bullet. Sila ang huling taong hindi niya hihinga ng tulong. Ngunit nilunok niya ang lahat ng pride upang mahanap lamang ang babae. Kasalanan ba namin kung hindi ka marunong makontento? Nasa mesyon si Cassandra, isang buwan nang nakalilipas. Matinik ang isang yun at hindi basta-basta matatalo. Sa hula ko ay nagtatago lang yun dahil galit sa'yo, sabi ng kapatid niyang si Katana. What? I didn't do anything para magalit siya sa akin. Then why? Bakit siya umalis anak? Bakit siya biglang nawala? Ang ina nitong si Aphrodite ang nagtanong. Yumuko si Trigger at paulit-ulit ginulong buhok dahil sa prostrasyon na nararamdaman. Isa lang ang alam niyang dahilan na pwede niyang isipin sa ngayon. Nang huli ko siyang makausap, she asked me kung sino ba sa kanilang pipiliin ko. I can't answer the question dahil kahit sino magugulat. So you knew it na buhay pang bruhang yun? Dito ko lang nalaman and I don't care. Cassandra ang buhay ko ngayon, mommy. I don't know what to do kapag nawala din siya. Wala na nakaimik sa kanilang lahat. Tahimik at malungkot na nakatingin na lamang si Aphrodite sa anak na lalaki. Nakikita niya ang hirap nito sa ngayon. Ngunit wala siyang maitulong. Lieutenant lamang siya at hindi niya alam ang patakaran ng mga agent. Maski si Katana ay ilang araw nang naghahanap kung nasaan ito. Ngunit ikom ang bibig ng general. Isang buwan ang nakalilipas nang tanggapin ni Cassandra ang mission. Mag-isa niyang sinugod ang lunggang pinagtataguan ni Francesca at ng lalaki nitong si Flores. Gusto niyang matapos agad ang mission ngunit hindi pumanig sa kanyang panahon. Nahuli si Cassandra ng mga tauhan ng kalaban. Tahimik ang paligid, madilim at masakit sa baga ang nakakasulasok na amoy ng pinanghalong basura at imbornal. Yan ang naging lugar ni Cassandra sa poder ng mga demonyong to. Gising na pala ang prinsesa. Nakangising sabi ng babaeng tagos hanggang buto ang kasamaan nito. Isang buwan ka na rito, Swazon. Wala ba talaga silang plano na iligtas ka? Masarap naman ako mag-alaga, hindi ba? Ani pa nito na tinapik-tapik ang pisngi ni Cassandra na puno ng sugat at pasa. Hayop. Hintayin mo lang na makawala ako rito at babasagin kong pagmumukha mo. Nanggagalaiting usal ni Cassandra. Nagdurugo ang mga kamay niya dahil sa matinding gigil na hablutin ang babae at ingud-ngud dito sa putik. Binugbog at ginutom siya ng mga ito kaya hindi niya maigalaw ang mga binti dahil sa panlalambot. Lalong umisi na parang isang aso ang babae sa harapan ni Cassandra. Hindi pa ito nakontento at pinalapit pa nitong tauhan at may inabot itong maliit na laptop. May sorpresa ako sa iyo, Captain Swazon. Wanna bet kung sinong mahal sa atin ni Trigger de Sera? Ang matalo ay mamatay. Ano? Game? Nababaliw nitong sabi kay Cassandra. Nakita ni Cassandra ang binata sa laptop nito na tila patungo kung nasan sila. Parang napawi ang hirap na nararamdaman ni Cassandra nang masilayan ang gwapong mukha nito.
nawala ang lahat ng pagod niya at ang isang buwan na paghihirap niya. Huwag ka masyadong masaya, Captain. Tulad ng sinabi ko, itong sorpresa ko sa'yo. Tingnan natin kung sino nga bang pipiliin na trigger sa atin. Nakakalungkot nga, dahil yung gabing konti na lang sana'y mapapatay ko na sana siya, kundi ka lang umepal. Kunwari pa itong nalulungkot. Lalong kinain ng matinding galit si Cassandra nang mapagtantong tinutukoy nito. Nawala na sa isipan niya ang tungkol sa sniper ng gabing yun, ang gustong pumatay sa lalaki ang babaeng ito. Hindi na muling nabuksan ang tungkol doon dahil nga nahuli na ang maysala. Pero ang totoo ay... Napakahayop mo! Bakit mo nagagawa kay Trigger ang bagay na to? Paano mo siya nagagawang saktan? Hiyaw ni Cassandra at mas lalo na lamang siyang nagwala. Ang kaninang ising aso ng babae ay nabura. Naningkit ang mga mata nito at bumangis. Nakita na lamang ni Cassandra ang nakapaling na pakanan ng ulo niya at nagdurugong ilong niya dahil sa lakas ng tansyak nito. Mahal? Ni minsan, hindi ako minahal ng isang yun. Dahil kung mahal niya ako, hinding-hindi siya magmamahal ng gaya mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Minahal ka ni Trigger. Nagdusa siya nang mawala ka. Ang selfish mo. Wala akong pakialam. Ilabas niyong babaeng yan. Utos nito sa mga tauhan niyang lalaki. Napangiwi si Cassandra sa sakit ng buong katawan niya. Kinaladkad siya ng mga ito palabas sa impyernong silid na yon at hindi inaasahan ni Cassandra ay ang utusan ng babae ang mga tauhan nitong bugbugi ng babae. Natatakot siya sa mangyayari dahil isang demonyo na ang kaharap niya ngayon. At sa wakas ay natunto na rin si Cassandra ni Katana. Nasa abandonadong site ito. Dali-dali silang naghanda upang iligtas ang babae. Ikinasa ni Katana ang mga baril na gagamitin. Sasama ako, Katana. Pang-sampung pamimilit na ni Trigger ito sa kapatid. Trigger, hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ito isang laro. Natatandaan mo ba ng mabaril si Mommy? Halos mag-freak out ka. Nag-aalalang sabi ni Katana sa kapatid. Gusto ko makita ang ligtas si Cassandra, Katana. Hindi ako magpapabigat sa pagligtas niyo sa kanya. Pagpupumilit pa rin ito. Fine. Kapag gumawa ka ng hindi maganda at naging mas komplikadong sitwasyon, hinding-hindi mo na makikita si Cassandra. Naiintindihan mo ba yun? Tumango si Trigger upang sumang-ayon. Lima silang tutungo roon at nakasunod lamang ang mga pulis sa kanila. Limang oras din ang tinagal sa biyahe dahil tagu-tagu ito. Pagdating nilang lahat ay bumulaga ang isang sirang sasakyan sa paligid. Mga basura at kung ano-ano pa. Nakakasulasok din ang amoy nito. Dahan-dahan sila naglakad papasok sa loob pero nasa bukana pa lang sila ay nakita na nila si Cassandra at Francesca na naglalaban. Gumawa ng paraan si Cassandra upang makawala sa pagkakahawak ng mga tauhan ni Francesca. Nagawa niyang patumbahin ang lahat ngunit hindi ang babaeng demonyo. Hindi mo ako matatalo, Swazon. Ang isang basurang katulad mo. Hinding-hindi ka mananalo sa akin. Malakas nitong hiyaw. Sumugod ito kay Cassandra at pinaulanan ng maraming suntok. Ang nagawa lamang ni Cassandra ay ang iwasan ng bawat atake nito. Hindi niya magawang lumaban dahil nanghihina siya at nihamak na mas malakas ito. Isang suntok ang pinakawala ng babae at tumama sa sikmura niya. Napaluhod si Cassandra at nagsuka ng dugo. Mukhang mapapatay muna ata kita bago dumating si Trigger dito. Tumigil kang hayop ka. Hindi na kita hahayaan na makalapit pa ulit kay Trigger. Hindi kita hahayaan. Talaga ba? Wanna bet kung sinong ililigtas sa atin ni Trigger? Gusto mo bang malaman? Nag-alangan si Cassandra sa gusto nitong laro. Ngunit hindi niya ito pinatapos pa at sumugod siya at inatake ito. Tumama ang kamao niya sa mukha nito, kaya ito sumubsob sa lupa. Pagkatapos ay pinuntirya niya ang isang hita nito, kaya ito napasigaw ng malakas dahil sa tindi ng sakit. Walang yaka! Papatayin kitang hayop ka! Dapat hindi na kita binuhay pa! Nakakaputol, litid nitong sigaw bago sumugod kay Cassandra. Tumigil ka na! Hindi! Hindi pa ako tapos hanggat nabubuhay kayo. Hindi ako magiging masaya. Ngunit bago pa ito makasugod muli sa kanya, isang putok ng baril ang umalingawngaw sa paligid.
Nakita na lamang ni Cassandra ang tagiliran na nagdurugo. Ngunit hindi siya roon nasaktan. Nasaktan siya sa isang taong bumaril sa kanya. Nagunahan sa pagtulo ang mga luha niya habang nakatingin kay Trigger habang nakatutok sa kanyang baril nito. I knew it. Ako ang mahal niya. Sabi ng babae ngunit bumagsak na sa lupa si Cassandra habang patuloy ang pag-agos ng mga luha. Nagtatanong kung bakit nagawa ito ng lalaki sa kanya. Sa kabilang banda ay si Katana na nagwawala na dahil sa mga tauhan ng babae sa paligid. Lalo lamang siyang umapoy sa galit nang makatakas ang Flores na yun matapos niyang barilin si Cassandra. Nanlulumo namang lumapit si Trigger nang walang malay na si Cassandra. Gustong sabunutan ni Trigger ang sarili dahil sa kondisyon ng babae. Marami itong sugat at pasa sa buong katawan. Ni hindi pinansin ni Trigger ang dating nobya na may tama din ang baril na kagagawan niya. Mabilis niyang binuhat si Cassandra at dinala ito sa ospital. Nakasunod naman sa kanya si Katana. Natahimik lang din at malalim ang iniisip. Nanginginig ang bawat himaymay sa katawan ni Trigger habang nakatingin sa babaeng kalong-kalong. Natatakot siyang mahigpitan ang paghawak niya rito dahil pakiramdam niya ay bigla itong mababasag. Magiging okay din siya. Pagpapagaan ni Katana sa sitwasyon na hindi naman talaga nakakatulong. Hinayaan nila ang mga pulis na tapusin ang gusot na ginawa ng mga demonyong yun. Wala ding naitulong si Katana dahil sa huli, nagdusa rin ang kaibigan. Naikuyom niya ang kamao na isipin ang kaawa-awang lagay nito. Damn, love, hold on, malapit na tayo sa ospital. Umalpas na rin ang mga luha sa mata ni Trigger dahil sa takot. Namumutla na ang labi ni Cassandra at wala ding tigil ang pagbulwak ng dugo sa tagiliran. Nang makarating sila sa ospital, wala nang nasayang na oras at dinala ito sa ER. Tumagal ng 2 oras bago lumabas ang doktor. Kumusta siya, Doc? Salubong agad ni Katana sa babaeng doktor. Mabuti na ang lagay ng pasyente. Mabuti na lamang at agad siyang naisugod. Maya-maya lang ay pwede niyo na siyang dalawin. Sagot ng doktor saka ito umalis. Kumusta si Cassandra? Nakayukong tanong ni Trigger. Naroon pa ang dugo sa suot niyang damit. Nakasandal sa pader at hapong-hapo dahil sa nangyari kanina lamang. Hindi maalis sa isipan ni Trigger ang nasaksihan at ang lagay ng babae. Brace yourself. Parang iba ang pakiramdam ko, Trigger. Babala ni Katana bago siya nito iniwan mag-isa. Alam ni Trigger ang tinutukoy ng kapatid. Isa din yon na ayaw mawala sa isipan niya. Ang mga mata nito na nasasaktan habang nakatingin sa kanya. Parang may kakaiba. Parang kesa ginhawa ang makita sa mukha ni Cassandra ay parang nasasaktan pa ito. Ipinilig niya ang ulo upang mawala ang agam-agam niya. Ngunit hindi talaga ito nakatulong, mas lalong bumigat ang nararamdaman niya. Madilim ang lugar. Nakagapos ang mga kamay at paa ni Cassandra sa makapal na bakal. Sa harapan niya ay si Trigger na may hawak na baril. Nakatutok ito sa puso niya. Unti-unting dinamba ng matinding takot ang puso niya. Love, natatakot niyang banggit. Bakit mo ito ginagawa? Hindi na niya napansin pa ang pagpatak ng luha niya. Ngumisi ng malademonyo si Trigger sa harapan niya. Ikinasa ang baril at muling itinutok sa kanya. Love, please, tulungan mo ko. Pagmamakaawa ni Cassandra at pilit na iginalaw ang mga kamay at paa. Ngunit mahigpit ang pagkakatali nito. Sa likuran ni Trigger sumulpot si Francesca na may malademonyong ngiti. Yumakap ito sa likuran ni Trigger at nang iinsultong binalingan ng tingin si Cassandra. Babe, gusto kong barilin mong babaeng yan. Malanding sabi nito kay Trigger. Nanlaki ang mata ni Cassandra nang marinig yun. Dinamba na siya ng takot at nagsimula na rin siyang masuka dahil sa matinding panginginig. Love, huwag kang makinig sa kanya, please. Pakiusap niya pero hindi nakinig si Trigger. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril at tinamaan si Cassandra sa kaliwang hita. Nahigit niya ang sariling hininga dahil sa pagsidhi ng sakit sa kaliwang hita niya. Nagunahan pa sa pagtulo ang dugo rito. Very good, babe. Ngayon, saka ng hita naman. Muling utos ni Francesca. Please, Trigger. Please. Pagsusumamo ni Cassandra ngunit hindi nakinig si Trigger. Umalingaw-ngaw muli ang putok ng baril at isang malakas na hiyaw ang umalpas sa bibig niya. Bumulwak na naman ang pulang likido sa kanang hita ni Cassandra.
Naliligo na siya sa sarili niyang dugo, ngunit walang mababakas na emosyon sa mukha ni Trigger. Parang isang puppet na kinokontrol ng demonyong nasa likod niya. Ngayon naman ay gusto kong iputok mo sa dibdib niya, babe. 4 beses. Malademonyong sabi nito. Panay-agos ang mga luha ni Cassandra. Nanghihina na siya dala ng mga tama niya at nauubusan na siya ng dugo. Sa huling lakas niya, tumitig siya sa mga mata ni Trigger. Kasabay ng huling patak ng luha ay ang 4 na putok ng baril. Pulang likido ang lumabas sa bibig ni Cassandra. Biglang bumukas ang mga mata ni Cassandra at naghahabol siya ng hininga. Taas-baba ang mga balikat niya habang pilit kumukuha ng hangin dahil pakiramdam niya ay nawala ng hangin ang baga niya. Sariwang-sariwa pa rin sa isipan niyang panaginip. Tsaka lang niya napagtanto kung nasan siya. May dextrose sa kaliwang kamay niya habang may benda naman ang tagiliran niya. Hindi rin niya maigalaw ng maayos ang buong katawan. Bigla din bumukas ang pintuan at iniluwa nitong ama. Lumuluha ang ama ni Cassandra na lumapit sa babae. Salamat sa Diyos at gising ka na anak. Pinag-alala mo ko. Anak, isang buwan kang nawala tapos ganito ang aabutan ko. Hagulgol ng ama. Nasaan ako, Daddy? Paos niyang tanong sa ama. Pakiramdam ni Cassandra ay nanunuyot ang lalamunan niya, kaya mabilis siyang inalalaya ng ama at inabutan ng isang basong tubig. Nasa ospital ka, anak. Isang linggo ka rin tulog at salamat sa Diyos dahil gising ka na. Galak na sambit ng tatay niya. Gusto mang tanungin ni Cassandra ang nangyari sa loob ng isang linggo, ay nawalan siya ng gana. Muli sana siyang magpapahinga nang bumukas ang pintuan at iniluwa nito si Trigger na may dalang tulips, ang paborito niyang bulaklak. Anong ginagawa mo dito? Malamig na pagkakasambit ni Cassandra kung saan hindi inaasahan ni Trigger. Dumaan ang sakit sa mga mata nito, ngunit walang naramdamang awa si Cassandra. Naaalala pa rin niya kung paano siya binaril ng taong sinabing mahal siya. Love? Nasasaktang tawag ni Trigger sa kanya. Maiwan ko muna kayo. Ikaw na ang bahala sa anak ko, iho. Dinig pa ni Cassandra na sabi ng ama. Naiwan silang dalawa na hindi nagkikibuan. Gamit ang peripheral vision ni Cassandra, nakita niya ang pagpunas ni Trigger sa takas na luha nito. Parang piniga ang puso niya, ngunit nasaktan lamang siya sa ginawa nito. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba si Francesca ang pinili mo? Anong ginagawa mo dito? Para pagmukhain akong tanga? Ganun ba? Love, anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Nagtatakang tura ni Trigger. Hindi maintindihan? Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano mo ko binaril, Trigger. Pinatay mo ko. Ngayon mo sabihin sa akin na mahal mo ko. Mas pinili mo siya. Umalis ka na dahil ayokong makita ka. Hiyaw ni Cassandra at idinuro pa ang pinto. Hayaan mo kong magpaliwanag. Mali ka ng iniisip sa akin. Pagsusumamo ni Trigger. Mali? Tama ka. Mali nga talaga. Dahil nagsisisi ako kung bakit kita hinayaan na makapasok sa buhay ko. Binalaan na nila ako na mahal mo nga ang lintik na babaeng yun. Hindi ka na nga makasagot ng papiliin kita, diba? Kasi nga, gago ka. Ayoko na makita pang pagmumukha mo. Umalis ka na. Pangtataboy ni Cassandra kay Trigger. Dumaan ang matinding sakit sa mga mata nito, ngunit pinili ni Cassandra ang umiwas. Lumuluhang nilisa ni Trigger ang silid ng dalaga. Naabutan pa niya ang kapatid na si Katana na blanco ang mga tingin. Anong ginawa mo? 3 salita, ngunit nanindig ang balahibo ni Cassandra sa pagkakatanong ni Katana. Ginawa ko? Ang itanong mo, anong ginawa ng kapatid mo? Tumawa ng pagak si Katana habang nanahimik naman si Cassandra. Kilala niya ang kaibigan kapag ganito, na hindi ito nagpipigil ng mga salitang lalabas sa bunganga nito. Ginawa? Ano bang ginawa ng kapatid ko para pagsalitaan mo ng ganyan? Kaibigan kita, captain kita at parang kapatid na rin. Pero ang sakta ng kapatid ko ng ganun, ibang usapan na yun, Cassandra. Anong pinagsasasabi mo? Wala akong ginawa. Kitang-kita ko kung paano niya ako binaril ng araw na yun. Isang buwan, managligtas ba sa akin? Isang buwan ako dun. Dahil makasarili ka. Malakas na hiyaw ni Katana na nagpagising kay Cassandra. Sige nga,
sumugod ka sa kampo nila nang walang backup kung hindi man lang kami inabisuhan ng grupo mo. Pangalawa, hindi ka nagtanong kung ano bang totoong nangyari. Hindi ka naman ganyan dati, ba? Diba? Sa lahat ng sasaktan mo, bakit kapatid ko pa kung halos mabaliw sa sakakahanap sa'yo? Sorry ah, kung na-late kami sa paghahanap sa'yo. Hindi ka kasi naglagay ng tracking sa sarili mo. Pero ang pagsalitaan na masama si Trigger. Wake up, Cassandra! Fix this bago pa mahuli ang lahat. Mahabang litanya ni Katana bago iniwang tulala at luhaan si Cassandra. Napahagulgol si Cassandra dahil sa pagsuntok ng katotohanan sa kanya. Malungkot din ang mga tingin ng ama niya na papasok pa lamang. Daddy, mali ba ako? Hindi ba ako nag-isip? Nasaktan ko ba siya? Hagulgol niya sa ama. Sa pagkakataong ito, anak. Oo, pinagana mong emosyon mo bago ang isip. Pero hindi kita masisisi dahil nasaktan ka lang din. Pero anak, mabuting tao si Desera. Mahal na mahal ka niya, anak. Hindi mo alam kung anong nagawa niya habang tulog ka pa. Sagot ng ama niya. Daddy, anong gagawin ko? Pupuntahan ko siya, Daddy. Walang pagdadalawang hinugot ni Cassandra ang swero niya sa kamay. Pinigilan lamang siya ng ama dahil baka muling bumuka ang sugat nito. Magpahinga ka muna, anak. Saka mo na siya kausapin kapag pareho ng malamig ang ulo niyo. Pigil ng ama nito. Pero Daddy, makinig ka sa akin, anak. Sinilaban mo pa ang bigat ng sitwasyon. Hayaan mo munang lumabig ang lahat. Wala nang nagawa pa si Cassandra kundi sundin ang ama niya. Hinayaan niyang lumipas ang gulo, ngunit isang buwan na rin ang lumipas pero wala pa rin siyang lakas ng loob na harapin si Trigger. Hindi nagpakita ang binata sa kanya, pero hindi uminto ang pagpapadala ng bulaklak nito. Napanood na rin niya ang CCTV ng araw na inakala niyang nabaril siya. Nabubulok na rin sa kulungan si Francesca, pati ang nobyo nito. Tumahimik na ang buhay nilang lahat. Natigil na rin ang mga pagtangkang pagpapapatay kay Trigger. Mula sa malayo nakatingin si Cassandra na puno ng lungkot sa binatang masayang nakikipaglaro sa mga pamangkin nito. Pinunasan pa niya ang butil ng luha na pumatak sa mga mata. Walang mangyayari kung hindi ka maglalakas loob ayusin lahat. Kung uunahin mo ang galit mo. Biglang sambit na magandang babaeng sumulpot sa gilid niya. Kilala ni Cassandra ang babaeng ito. Ito ang asawa ni Bullet Desera na si Anastasia. Totoo nga ang sinasabi nila, napakaganda ng babae para itong isang anghel. Natatakot ako. Baka ipagtulakan niya lang ako palayo. Baka hindi na niya ako kailangan sa buhay niya. Hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Makinig ka sa akin. Minsan, kailangan nating labanan ng takot. Minsan, kailangan din nating maranasang ma-reject. Pero hindi ba mas okay na yun kaysa ang sumuko ng hindi lumalaban? Ngumiti pa ito ng sobrang tamis na nagpagaan sa loob ni Cassandra. Gumuhit na rin ang malapad na ngiti sa labi ni Cassandra. Ngunit ang hindi inaasahan niya ay ang makita si Trigger sa harapan niya. Bumukas pa ang matinding gulat sa mata ni Cassandra kaya mabilis ang yumuko habang nanginginig ang mga kamay. Mag-usap na kayo. Ayusin yung gulo nyo. Sabi ni Anastasia bago ito umalis at kinuha ang anak na karga ni Trigger. What? Malamig na tanong ni Trigger na nagpanginig lalo kay Cassandra sa kaba. Kung wala kang sasabihin, aalis na ako. I'm sorry. Pwede ba tayong mag-usap? 3 minutes lang. Pigil ni Cassandra sa binata. Para saan pa? Nagsisisi si Cassandra dahil tumingin ito sa mata ng lalaki. Wala siyang makitang kahit anong emosyon habang nakatingin ito sa kanya. Parang kinurot ang puso niya ng paulit-ulit. Nag-uunahan na mga luha niya sa pagpatak. I'm sorry kung hindi ko inalam bago kita sinaktan. Natakot ako na baka hindi mo ko piliin. Natakot ako dahil naging mabilis kung ano man ang meron tayo. Natakot lang ako. Patawarin mo ako, please. Mag-umpisa tayo ulit. Pagsusumamo ni Cassandra. Para saan pa? Parang bomba yun na sumabog sa dibdib ni Cassandra. Napayukusa habang walang patdapa rin ang pagtulo ng mga luha niya. Ito pa lang sinasabi nila na walang kasing sakit. Mas masakit pa sa mga balang tumama sa katawan niya. I'm sorry. I'm sorry na, please.
pero hindi pa rin natinag si Trigger at hindi niya man lang tinitigan si Cassandra. Nasasaktang bumitaw si Cassandra sa pagkakahawak nito sa laylayan ng damit niya. Laglag balika tumalika dito at bigat na bigat ang loob niyang naglakad paalis. Pero hindi pa siya nakakalimang hakbang na magsalita si Trigger. Please it. Isang buwan kong hinintay ang araw na to. Tapos hindi mo man lang ako malambingan ng maayos? Babae ka ba? Sabi ko hindi kita tatanggapin eh. Ang sabi ko, hanggat hindi ka gumagapang hindi kita papatawarin. Pero, I can't. I just love you so much. Kinabig ni Trigger si Cassandra upang yakapin ito ng mahigpit. Humagulgol ng walang patda si Cassandra sa dibdib ni Trigger. I'm sorry. Anya sa pagitan ng mga hikbi niya. It's okay. And I'm sorry kung hinayaan kita ng isang buwan. Gusto ko lang na ikaw mismong bumalik dahil ikaw yung umalis. Sira ulo. Ani ni Cassandra. Why? Babae lang bang pwedeng mag-inarte? Kayo lang bang pwedeng tuyuin? Taas kilay na tanong ni Trigger, ngunit bakas ang munting luha sa mga mata nito. Galak na galak at puno ng saya ang mga mata nito na nakatitig kay Cassandra. I'm sorry. Hindi na tayo mag-aaway at aayusin natin ang lahat ng pag-aawayan natin in the future. I'm sorry. Mahal na mahal kita. Tahan na dahil mukha na tayong tanga dito. Sambit ni Trigger. Mahal din kita. Nanatiling magkayakap si Trigger at Cassandra habang nagtatawanan. Para silang nawala ng nakadagang bato sa dibdib nila, ang lahat ng agam-agam ay biglang nawala. Nakangiti lamang ang pamilya ni Trigger na nakasilip sa bintana ng mansyon. Lumuluha si Aphrodite habang pinapanood ang mga anak niyang nasa tahimik ng buhay. Ang mga anak niyang parang kailan lamang ay mga tsikiting pa. Ngunit ngayon ay magkakaroon na ng sariling pamilya. Ang tanda na natin? Masakit sa loob na sabi ni Aphrodite sa asawang si Uno. May asim pa rin ako, love. Biro naman ang magaling niyang asawa. Parang kailan lang nagkahabulan pa silang lahat dyan at nag-iiyakan dahil sa away bata. Pero ngayon may mga pamilya na sila. Hindi napigilan ni Aphrodite ang pagbulwak na emosyon. Tapos na ang papel natin sa mga buhay nila. At oras na para magpahinga rin tayo. Kaya na nila ang mga sarili nila. At tayo, kailangan na nating mag-retire. Tila pagod na sambit ni Uno dahil senior na rin ang mga edad nila. Sinang-ayunan siya ng asawa at hinila na paalis ng bintana. Nagtungo sila sa silid upang umpisahan ang pagbabakasyon nila. Iiwan nila ang mga anak ng maayos at hindi na iisipin pa. Dahil alam nilang nasa mabuting lagay na ang mga anak nila. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Dear Siren.